ito nga yun, ito yung reference na yun kasi ginamit ko rin yun. Minock ko yung, dun palang panalo na ako eh. Flick G, pero sabi mo kay Icarus, super rookie si Tipsy, kaya disruptor is envy. Yun talaga mali kasi kahit anong context, wrong grammar yun. So naisip ko na mas mabigat yun na kasalanan kaysa dito sa kasalanan na ginawa ni Flick G dito. Kaya ako naisip na angulo yun. Nung napanood ko tong battle na to, naalala ko na. Welcome back to Break It Down. Kamusta kayong lahat? Bago tayo magsimula, nais magpasalamat sa mga sponsors ko ulit. High Minds, Whipcaps, Gold Bulacan, Lollipop, and Jägermeister. Ang papanoorin natin na laban ngayon ay isa sa mga matitinding laban, isa rin sa mga nire-request. Nangyari ito nung Isa Buhay 2016, same year kung kailan ako sumali. Ito yung laban ni Tipsy D tsaka ni Flick G. Simulan na natin. Nanalo si Flick G ng coin toss. Pinili niya mauna. Nagdalawang minuto dapat. Isa Buhay Tournament. Pagigyan natin. Unang balat. Flick G. Usapan niyo? Tatlong minuto daw. Flick G. Nice. Hindi, ito yung naps eh. Ganun din ako. Ready? Tipsy D, kamusta? Yung ngipin mo, kabilang labi na, tagus pa. Siya, si Tipsy D. Style ni Tipsy D, 4-bar setup na may punchline sa dulo. Minsan wordplay, content, at may multi sigurado. Oh, pasabihin mo, kinagaya kita, forget may 4-bar setup din ako. Bakit ko sa 4-bar setup mo, may quadruple time ako. Na, hinahatid ng mabilis talaga na mawalang minti sa mga barang binubog ako dito. Maduduling kakinangin na para ba pinipilipit ang leeg na parang ipo-ipo. Ano ngayon kung magaling, tanga na mo pangahas ka. Di ako naniniwalan talaga malakas ba. Ito malakas ba? Oo, malakas nga. Huwag ka na masyado bumilip yung ngipin mo, lumalabas na. Kaya po kinangin na. Sinimulan niya dito, binanggit niya yung 4-bar setup o yung style ng pag-setup ng bars na yung pare-pareho yung rhymes ng apat na bar. Kumbaga nakadepende sa rhyme scheme. Isang rhyme scheme lang yung 4 bars. Tapos yung dulo, punchline. Tapos siya naman, sinabi niya, kung may 4 bar setup ka, kung may quadruple time. Talaga naman, pumipilantik yung delivery na mas mabilis pa sa double time. Parang ipo-ipo. Ano ngayon kung magaling? Tanga na mo pangahas ka. Di ako naniniwalan talaga malakas ba? Ito malakas ba? Oo, malakas nga. Huwag ka na masyado bumilip. Yung ngipin mo, lumalabas na! Kaya po kinangin na hindi nakatakataka. Kaya tatatatatatatatang inaka ako sa palagay mo. Matatalo mo ako. Palagay mo lang yon. Itaga mo sa bato. Itaga mo sa ngipin mo. Di mo to kayang gawin. Kahit na magmabilis ka, bobo ka pa rin. Di ka marunong magbilang ng mga ganitong klaseng papitik lang. Puro barabara ka. Gaya-gaya lang. O tanga-tanga ka. Pero di mo yun alam. Patikim pa lang to. Sabog-sabog na siya. Intro pa lang to. Magbalot-balot ka na. Intro, pinakitaan ni Flick G agad dito ng flow, tsaka ng rapping skills. Yun nga, kumbaga siguro tingin din ni Flick G dito, yun yung weakness ni Tipsy D. So, dun palang pinakita na niya para lumutang siya dito sa mga tao at sa mga judges. Para makita niya na, kumbaga malabong gawin din ni Tipsy D itong ganitong flow, tsaka delivery. Hoy, Barok! Siguro pag natinga ka, buong manok. Saka na narinig ko na lang yung linya. Pag natinga ka, buong manok. Ano ka alam mo, matigas ka na yan? Porkit yung calcium sa ngipin mo, katumbas buong katawan? At may tanong ako, yung laban mo ba, kailan tayo ka G-Clown, double time ba yung ginawa mo? Yung binilisan mo lang ng konti, tapos nag-multi, may tawag kami dun eh, double time mo mukha mo. Ganito yan oh, turuan kita, turuan ko si Einstein ha.
Tipsy D. 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 Dik-dik yang dibdib mo. Kung dik-dik ka, hindi ka makakapalag. Bibibibibibigyan kita na partida. Gumamit ka na ng kahit anong kalasag. Ka, kakainin lang kita. Kakatayin lang kita. Kakakakaya mo pa ba? Dadali kita sa dalampasigan ng dagad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 
Ini nga naman, sobrang baho na naman. Alam mo, amoy? Tik-tik. Tik-tik. Yung nanay mo, as... Galing ng flow. Mas may onomatopeya pa sa doon yung tig-tig. Tig-tig. Pati yung... Kumbaga yung... Yung manner kung paano tumitibok yung puso na ipasok niya dito sa flow niya. Ito, narinig ko, tig-tig. Tig-tig. Yung hininga naman, sobrang baho na naman. Alam mo, amoy? Tik-tik. Tik-tik. Yung nanay mo, aswang po kinangina. Tik-tik. Tik-tik. Yung tatay mo, maliit ang... Ganyan mag-double time, mala. AABB. Ang paglabang kay Flick G, paniguradong mag-CC. I'll inflict double damage kahit magtulong pa ang DD. AABB, CC, DD. Di ako takot sa tipsy. Tandaan mo, Mark, sa akin pa rin ang bagsak mo kasi kahit sang laban ka pumunta, lagi ka magtatapos sa GG. Siyempre, magre-rebat yan. Di daw siya Binabagit niya dito yung rhyme schemes. Yung AA kasi, AABB. Ibig sabihin, yung AA, yung first bar, yung dulo ng first bar tsaka second bar mo magka-rhyme. Tapos, BB, ibang rhyme na naman yung gagamitin mo. Pag ibang letter na yung ginamit, ibig sabihin, ibang rhyme scheme na naman. So, magka-rhyme yung third tsaka fourth. Kung AAAA, ibig sabihin, magka-rhyme lahat yun na isang rhyme scheme lang. Meron ding ABAB na yung first bar hindi naka-rhyme sa second bar. Doon siya naka-rhyme sa third bar. 1 tsaka 3 yung magka-rhyme, tapos 2 tsaka 4 naman yung magka-rhyme. Yun yung pag ABAB. Meron iba-iba, pwede mong laruin yun eh. Pwede mong gawing ABBA, kumbaga yung first tsaka fourth bar yung magka-rhyme, tapos second tsaka third bar yung magka-rhyme. So, tinry gawin na reference ni Flick G dito yun. AABBCCDD, tapos tinapos niya sa GG na term yata yun sa gaming, na good game, ibig sabihin. O, kumbaga, talo na, tapos na. Di ako takot sa tipsy. Tandaan mo, Mark, sa akin pa rin ang bagsak mo kasi kahit sang laban ka pumunta, lagi ka magtatapos sa GG. Siyempre, magre-rebat yan. Di daw siya magtatapos sa GG, magtatapos siya sa paaralan. Kung ganun lang naman, graduate ka na after ng battle na to. Kasi pagkatapos mong magmasteral sa akin ng double time, magtatapos ka sa mga kamay ko. Brr! Tayo mo na ba natin si Divine Alarm? Okay, akala ko mahaba yun kasi sabi nila 3 minutes. O baka sa akin lang. Parang naiklian ako. Parang 2 minute round lang siya. So yun yung round 1 ni Flick G. Pinakitaan niya ng flow. Yun, flow or rapping skills. Siguro kung mga multi-layered na bar, wala naman siguro masyado. Yun lang yung pinaka-punchline niya dun na parang masasabi ko yun nga yung GG, yung AABB. Pero gusto ko yun yung part na may tik-tik, tik-tik. Tapos may comedy din siya na naipasok. Pag natinga ka buong manok, benta sa akin yun. Lalo na nung una ko narinig yung tawa ko nung tawa nun. At tingnan naman natin yung round 1 ni Tipsy D. Yo! Yo, game! Yo! Yung ngipin ko daw, kabilang piski na, tagus pa. Eh, putang ina, suit mo, tablecloth na, damit pa. Yo! Kung pumunta kayo para sa bars, makinig kayo sa akin. Game! Galing na lang the spot. Pwedeng naisip nyo yun, ano pa lang. Kumbaga naisipan na niya agad yun, syempre pagpasok dun sa venue kita na niya yung tsura ni Flick G. Pwede rin sa stage niya naisip yun, hindi natin malalaman, si Tipsy D lang makakaalam nun. Pero solid yung rebuttal na yun. Tablecloth na, damit pa. Yo, kung pumunta kayo para sa bars, makinig kayo sa akin. Game. Flick G,
ang MC na mahilig sa mga terminology na hindi ko ma-G kasi yung punch mo indirect. Tanong ko lang, kaya ka ba naging G kasi tulad ng capital G yung round mo walang connect? Kala ko ba nakikinig? Di ba madali pa? Capital G yung round mo walang connect. Kasi round, pabilog yung letter G, pero hindi siya nakakonekta na parang O. Ang galing nung pagka-relate niya doon dahil si Flick G may G sa pangalan. Tapos sinasabi niya, indirect yung mga punchlines ni Flick G. Kumbaga minsan, nagpapakita lang ng galing ng pagsulat pero hindi nakadirekta sa kalaban. Magandang linya yun. G yung round walang connect. Kasi yung punch mo indirect. Tanong ko lang, kaya ka ba naging G kasi tulad ng capital G yung round mo walang connect? Kala ko ba nakikinig? Di ba madali pa yung sabugtong? Round na walang connect, capital G, yun ay bilog na di magkadugtong. Yan ang problema eh. Upgraded na daw mga fans. Inexplain pa niya sa crowd. Galing na sa logic, nauhubog na sa arts, pero pag hinainan mo, nagiging homeless na alcoholic, natutulog na sa bars, pero wala akong pake kung tulugan niyo ako o sa mga round ko makipagkampayan ng beer, kasi ngayong gabi, sosolohin ko ang battle na to, di ko kailangan ng cheers, lalo na kung ang gusto niyo lang marinig yung mga linya niyang pagtumama, automatic na pumapanaw, mga bars na nagmula sa gitna ng inner core, hinugot papunta sa mantel at kasi bilis na liwanag ng araw. Dito, minamak niya yung mga bars ni Flick G dati na parang gumagamit ng mga termino, mga scientific term. Yun nga, tawag ko dun, Google rapping, na parang hinugot mo sa Wikipedia yung definition ng isang bagay, nilagyan mo ng rhymes, o ginugol mo to, tapos gamit ka ng mga scientific definitions para magmukhang matalino. So, yun yung tinatopic ni Tipsy D dito. Yan niyang pagtumama, automatic na pumapanaw. Mga bars na nagmula sa gitna ng inner core, hinugot papunta sa mantel at crust kasi bilis na liwanag ng araw. Eddie, ikaw nag-graduate ng elementary. Masters in Science and Technology, tarantado yung titulo, walang gusto umagaw. Kaya ka siguro umitim ng ganyan kasi dati kang astronaut tapos ipinadala ka sa araw. Ang sarap nga naman pakinggan ng celestial body, Jupiter, Pluto at planetary alignment. Kaya yung crowd react agad. Di na iniisip what the line meant. Pero pagdating sa YouTube, yung kalawakan lines niya walang meaning. Makarami ka man ng replay, par. Kahit anong gawin mong press, walang lalabas. Kaya nga tinawag na space bar. Round 1 ang isa buhay. Tinapat daw ako sa big fish. Pero Sir Enigma, naku, hindi ako galit. Kaya lang naman siya naging big fish kasi yung kabubuhan niya malaking isda. Nahuhuli sa net. Tulad nito, sabi niya kay Rudik. Kabubuhan niya malaking isda, nahuhuli sa net. Double meaning yung net na lambat, tsaka yung net na internet. So, hindi ako galit, kaya lang naman siya naging big fish kasi yung kabubuhan niya malaking isda, nahuhuli sa net. Tulad nito, sabi niya kay Rudik, mamaniin ko lang tong Mr. Bean na to sa laban. So watch out this. Pag tinamaan ka ng punchline ko, Black Eyed Peas. Ha? Minali mo yung watch out for this para mag-rhyme sa Black Eyed Peas. Kaya naging watch out this. Pag tinamaan ng putang ilo mo, wala pa rin sense. Super sa bobo. Dapat yata kada videos mo nilalagyan ng blooper sa dulo. Nagkikir kasi kayo. Kinonsente nyo itong ikatlong sumpa. Dapat yata kada fan na magre-react sa wak na linya, lagyan na ng multa. Diba? Nagdakita pa sa liga. Di lang yun. Lagi ka pang kukunin ni Enigma. Kasi yung talino mo, kababalaghan, bars mo di mapaliwanag, Ray. Imbento, siguro yung IQ niya 619. Kasi yung utak ni Ray, misteryo, di ka galing impyerno. Sabi niya, I'm so evil, umu-order ako ng Big Mac sa Jollibee. Ha? Talaga man? Isipin nyo nga mabuti kung totoo man. O di ba di ka pinagbilan? Kasi Flick GD yung evil, yun ay malaking katangahan. Kasi... yung punch,
Kasi yung punchline niya, di makita. Parang big box sa Jollibee na may mahaba na pila. Oo, ganun siya kalala. Masasayang ang oras niyo sa linya. Kakahanap sa wala. Pinag-iinit mo lang sobra dugo ko. Ayoko na pigil. Kaling lang. Masasayang yung oras niyo sa linya. Kakahanap sa wala. Dobling, double entendre, double meaning dun sa, naka-refer siya sa, Big Mac sa, ano ba sinabi niya, Jollibee? Dahil sa McDo yun. So, parang naghahanap ka sa wala. Parang kinumpara niya dun sa linya niya na sa punchlines ni Flick G. Sa haba ng linya, pero wala kang mahahanap. Kumbaga, wala kang makukuha ang substance. So, double meaning. Ganda ng linya niya. Jollibee na may mahaba na pila. Oo, ganun siya kalala. Masasayang ang oras nyo sa linya. Kakahanap sa wala. Pinag-iinit mo lang sobra dugo ko. Ayoko na pigilan magwala. Bakit ko sisilipin ang utak sa bungo mo? Hindi ako naghahanap ng wala. Ngayon di ka na makakapanggago. Sa akin wala kang kawala. Dudukutin ko mata mo, sabay itatago. Ikaw naman ang humanap ng wala. Ganyan ako maghatid ng hustisya. Pero kulang pa pala. Tuturuan kita ng marami ng anesthesia. Anong pakiramdam ng wala? Tapos papatayin kita ng marahan at wala nang babala nang hindi mo na hanapin ang buhay kasi di mo na malaya lang yung pagkawala. Ganun ang evil, gago! At matapos ko siyang bawian ng buhay, alam mo... Okay, dito. Gusto ko yung pagiging aggressive ni Tipsy dito. Hindi tulad ng mga ibang napanood ko na battles niya na parang kulang, parang malamya yung delivery niya. Dito nabibigyan niya ng justice yung mga sinasabi niya. Sa pagiging aggressive niya dito. Nagulat ako dito sa pagpapanood ko ulit nito. Okay pala yung ano niya dito. Projection niya. Wala nang babala nang hindi mo na hanapin ang buhay kasi di mo na malaya lang yung pagkawala. Ganun ang evil, gago! At matapos ko siyang bawian ng buhay, alam kong kayo ay may napala. Kaya sa round 2 ng isa buhay, huwag nyo nang hanapin tong wala. Okay, yun yung round 1. Kung sa linya at linya lang din, tingin ko mas magaganda yung linya ni Tipsy D. Mas may mga linya siya na may double meaning at kumbaga mas may layers. Yan tulad nung McDo, Jollibee line, yung linya. Tapos yung G na walang connect. Yan, dalawa yun sa mga lumutang na linya para sa akin dito. Yung ender niya rin dito, ang ganda ng energy. Kumbaga kung sa delivery naman, pwedeng itapat yun dun sa ginawa ni Flick G. Na nag-exhibition siya ng flows niya. Nagpapakita siya ng double time, pakita siya ng quadruple time. Pero yun nga, para sa akin sa delivery, pantay lang naman din sila dito. Dahil... kung titingnan yung overall, kumbaga, mas nalakasan ako para sa akin sa round ni Tipsy D dito. Kahit papano may napatawa niya rin yung crowd dun sa gitna. So, parang tabla din dun sa, although mas nakakatawa yung natinga sa manok. Siguro, konting ano, lamang, hindi naman sobrang edge na gabuhok, pero lamang ng konti si Tipsy D dito para sa akin. O, hindi naman konti, basta lamang si Tipsy D. Dahil naiklian din ako sa round ni Flick G dito sa round 1. Dahil siya yung nagsabi ng 3 minutes. Parang nasira yung expectation ko na parang 2 minutes lang yung binanat niya na yun. So yun, round 1 para kay Tipsy D. Tingnan natin yung round 2. Dagdag pa yung opener ni Tipsy D ng rebuttals niya. Naging magandang foundation yun para sa rest ng bars niya sa round na to. Boses ko, kahit bulong man o eko. Ha? Pagdampi sa balat mo, existence mo, burado.
Kasi para kang hiningahan ni Akla sabay echo slam sa mukha mo at pinakinggan ko lahat ng kanta mo. Lahat offbeat, tang ina. Sobrang galing bumatel, pero yung mga kanta nakakadismaya. Siyempre, magre-rebat ka. Ba't nawahanapan ng kanta? E battle naman pala. Ah, kaya naman pala. Nagpagaling kang bumatel para pagtakpan ng iyong disability. Pero deep inside, alam mo hanggang battle lang ang iyong ability. Flexibility? Ulol! Huwag kayong maniwala kay Tipsy D. Ang tunay na MC kaya mag-adapt ng rap battle at rap music. Yun ang tunay na flexibility. Yo. Dahil mapabit man o wala, dapat lagi kang handa. Flexibility mo, peke, alam yun ng madla. Pinagmalaki niya pa yung flexibility nito. Nagawa ko na yon tangin na 12 years ago. Ako magtuturo sa'yo kung paano mag-rap na may kalidad. May bars ka nga, pero ano ngayon? Wala ka naman sa aking kapasidad. Ako ang kumpletos rekados ng batin at tangin dulot nito ay sakuna. Di mo ito magagawa kahit na tatlong beses isang laang kaluluwa. Wala kang rap skills, tangin na mo. Puro batin lang ang alam mo. Buti pa si Balakid marunong mag-rap pagdating sa kanta. Tanga-tanga to. Ano? Dito topic na niya yung kahinaan ni Tipsy D sa paggawa ng kanta at saka sa pagsabay ng beat, yung pagiging offbeat ni Tipsy D. Tapos yun, pinakita niya pa rin yung ano niya dito, galing niya sa pag-flow. Yung pag, kung napansin niyo, a cappella battle to, pero nasa metro si Flick G kung mag-rap. Tapos yun, kinriticize niya rin yung pagsabi ni Tipsy D na may flexibility siya. Kumbaga yung flexibility niya hanggang battle rap lang. Kasi yung tunay na flexibility, dapat sa lahat ng avenues ng rap, may apply mo yun. Hindi lang sa battle, hindi lang sa freestyle, dapat sa recording, sa performance, kumbaga lahat. Bago mo i-claim na, na flexible ka ng MC. Kaluluwa, wala kang rap skills, tang ina mo. Puro battle lang ang alam mo. Buti pa si Balakid marunong mag-rap pagdating sa kanta. Tanga-tanga to. Ano? Ano, Bagspani? Ano, Bagspani? Yan ba'y in-improve mong galing? Buti pa si Balakid, nasa iTunes na. Ikaw, Looney Tunes ka pa rin. Ako? Ako si Flick G, aka True MC, nasa dugong tunay. Versus Tipsy D, aka Mr. Battle Rap buong buhay. Ano, ganyan ka na lang. Ano kakantahin mo pag nag-guest ka sa radyo? Battle nyo ni sa inyo? Natawa rin ako dito sa linya na to, una ko narinig. Dahil rin sa pagka-deliver ni Flick G. Parang sobrang unexpected nung sasabihin niya. Akala ko kanta yung sasabihin niya. Title nung kanta ni Tipsy D. Battle yun ni Sinyo. Ano, ganyan ka na lang. Ano kakantahin mo pag nag-guest ka sa radyo? Battle yun ni Sinyo? Ano, ganyan ka na lang. Ha? Ganyan ka na lang lagi. Eh, paano kung wala na tong liga? Kunyari, namatay si Enigma. Kunyari. Ang in scenario yan. Aboy! Tapos si Kuya Kebs, sumugod mag-isa sa China. Teka, maubos yung oras ko. Tapos si Pakundo, naging character sa Dota. Si Panda. Tipsy, hindi ako nagbibiro. Naaawa lang ako sa future mong wala na. Kasi pag nawala tong flip top, itaga mo sa bato, mabubura ka sa mapa. Sa lahat ng aspiring rappers dyan, gumawa kayo ng kanta. Ang ganda ng delivery ni Flip G talaga eh. Parang, kala mo parang pinapagalitan ka na sinasapa ka din sa mukha eh. Pag yung, kung paano niya tinotono, garantisado, mabubura ka sa mapa. Anong kakantayin nyo? Battle yun si inyo. Parang pinapagalita ka ng airport. Future mong wala na. Kasi pag nawala tong flip top, itaga mo sa bato, mabubura ka sa mapa. Sa lahat ng aspiring rappers dyan, gumawa kayo ng kanta. Dahil ang battle, panandalian lang yan.
Pero ang musika, nagmamarka. Ang magkampiyon ba sa flip-flop, yun ang tropeyong tunay? Mali! Ang maging inspirasyon ka sa karamihan, higit pa yon sa magkampiyon sa isa buhay! Kaya matalo man ako, sa akin pa rin ang karangalan dahil alam na maraming tao na matagal na akong panalo bago pa tayo maglaban. Content, bitch! Content, bitch! So yun, yun yung round 2 ni Flick G. Mas malaman yun kaysa sa round 1 niya. Nandun pa rin yung element ng flow niya. Tapos, yun, may mga solid siya na linya doon, yung anong kakantahin mo, battle yun ni Sinyo. Tapos, tinalakay niya rin yung pagiging ironic ng pagbanggit ni Tipsy din ng flexibility. Dahil, yun nga, offbeat siya ayon kay Flick G at wala siyang kanta. Tapos, sa dulo, in-end niya nung, yun nga, manalo-matalo, panalo siya kasi mas kompleto siya na MC at mas marami siyang na-inspire na tao at hindi naman yung pagkapanalo dito yung hangad niya. Although limitado yung angles, ang ganda ng pagka-deliver ni Flick G dito para sa akin. Para sa akin, mas malakas to kasi sa round 1 niya. Although mas marami siyang exhibition ng flows doon, mas malaman, mas maraming laman tong round 2 niya. Kaya naman natin yung round 2 ni Tipsy. Yo! Naalala ko lang. Sabi niya kay Zach, mula Davao, pumunta ng Manila. This is your final destiny. Doon palang panalo na ako eh. Sabi niya. Mula Davao, pumunta ng Manila. This is your final destiny. Okay. So, mali yun dahil dapat, kumbaga, sa context ng sinasabi, although pwede naman sigurong pagsamahin yung words na final tsaka destiny, pero yung context ng sinasabi ni Flick G siguro, yung reference siguro dun sa movie na Final Destination, yung kung saan, yun nga, namamatay lahat ng characters. Kumbaga, huling destination. Kumbaga yung final destiny, mali siya sa pandinig dahil sa sikat yung phrase na final destination, lalo na lumabas yung movie na yun. Kumbaga, pag merong near-death na experience, yun lagi yung sasabihin ng mga tropa, muntik tayo ng final destination doon. Tsaka yun din dapat siguro yung context ng ibig sabihin ni Flick G dun sa bars niya, kaya kinorek dito ni Tipsy D. Pero yung final destiny, tingin ko, pwede mo mahanapan ng context yun, depende sa sentence na gagamitin mo eh. Pero dito nga, mali yun dahil yun yung perceived context ng gusto niya sabihin. Ito rin yung linya na pinuna ko dun sa battle namin ni Tipsy D. Sabi ko, kinorek-correct mo pa si, yun yata yung linya na yun, si Flick G dun sa final destiny. Ito rin yung ito yung linya na yun. This is your final destiny. Doon palang panalo na ako eh. Sabi, this is your final. Ito nga yun, ito yung reference na yun kasi ginamit ko rin yun. Minock ko yung doon palang panalo na ako eh. Flick G. Pero sabi mo kay Icarus, super rookie si Tipsy, kaya this rapper is envy. Yun talaga mali, kasi kahit anong context, wrong grammar yun. So naisip ko na mas mabigat yun na kasalanan kaysa dito sa kasalanan na ginawa ni Flick G dito. Kaya ako naisip na angle yun. Nung napanood ko tong battle na to, naalala ko na. Doon palang panalo na ako eh. Final destiny. Destiny? Baka destination. Yung destiny, tadhana yung tanga. Yung dila niya daw, matalim pa sa samurai. Yung samurai, tao yon. Yung espada, katana yung tanga. Dito rin yung minamak ko na linya dun sa tirana yung tanga. Yung sa
Sa ilog yun nakatira, wala sa dagat nun, tanga. Dito yun, kaya ako ginamit din yung linya na yun. Kumbaga minamak ko yung pagkokorek niya dun sa mga linya ni Flip G nung siya naman yung kinokorek ko. Pero malakas to, itong ginagawa ni Tipsy D dito. Kumbaga in-explain ko lang na tinry kong i-one up yung ginawa niya dito kay Flip G dun sa laban namin. Ini, tadhana! Tama yun na yung samurai, tao yun. Kumbaga katana yung tawag dun sa espada na gamit ng samurai. Tapos yung destiny tadhana, yung destination, yung pupuntahan mo. Ayun, tanga! Yung dila niya daw, matalim ba sa samurai? Yung samurai, tao yon. Yung espada, katana yon, tanga! Eh kung nag-cheer kayo sa mga ganun, eh para na lang pala akong gago dito. Kaya pala umalis na yung manok niyong sisinyo kasi may bago ng paborito. Speaking of sakat sinyo, meron pa siyang sinabi na hindi ko mapalagpas. Pinaulit-ulit ko yung video, pagkatapos ng linya, nagsigawan pa kayo ng malakas. Sabi niya, at bilang tugon ko sa kapangpangang bulalo, sinyo, nasa akin ang respeto mo. Cause tonight, I will suck your maestro tang ina mo! Chest out pa. Tang ina mo! Gay trip! Kahit balibalik na rin kayo sinabi mo, isa lang ang sinasabi. Handa mong tsupain si Sa para makuha yung respeto kay Sinyo. Tarantado, hindi lang si Milya ang nilulok mo, kundi pati prinsipyo. Ito pa isipin nyo, sabi niya, respetado daw siya ng lahat ng datihan. Lahat ng datihan! Tangin na masyado ako ng diri doon. Di ko ma-imagine, kayo na lang mag-compute kung gano'ng karaming titi yun. Yan na ba yung educative na kanyang itinuturo? Flick G yung... Yan, ginamit niya ng parang analogy na kung pag-sak o pag-tsupa yung pagkuha ng respeto. Tapos kinunek niya doon sa... respetado siya ng lahat ng datihan. Kumbaga kinonekta niya doon yung idea. Kung sa, imagine niyo kung ilang edits yun. O nang diri doon! Di ko ma-imagine, kayo na lang mag-compute kung gano'ng karaming titi yun! Yan na ba yung educative na kanyang itinuturo? Flick G, yung respeto inaani, di yung sinusubo. Alam nyo rin ba na kapag binagalan yung speed rap niya, walang kwenta? Gusto yung sample? Babagalan ko na lang, sabi niya, para kang nasa state of kinematic habang nakababad sa tsunaming malahydrodynamic. Mabilis pa sa optic. Putang ina mo, ano yun? Pero seryoso, mahirap magsulat. Tapos kung ano-ano lang sasabihin mo dito, aba, lumaba ka ng patas. Nakakatawang may double time ka sa estilo, pero sa pagsulat, di ka naglalaan ng oras. Para kang si The Flash, pag umakyat ng building o tumatawid ng karagatan, kasi pag ginamitan niya na ng bilis, di ba, wala na siyang kahulugan. Di ba? Pero ako, hindi man mabilis si Tipsy D sa larangan. The Flash, ginamitan ng bilis, wala nang kahulugan. Siguro sa sobrang bilis, madedefine niya yung laws of gravity. Yun siguro yung ibig sabihin niya na sa walang kahulugan, sa double meaning ng walang kahulugan na walang meaning, na pag nasa building si The Flash, hindi siya nahuhulog. So yun yung double meaning nun na gusto niyang iparating. Walang kahulugan na hindi mahuhulog, tsaka yung walang kahulugan na walang meaning. Tapos na-connecta niya rin sa bilis ni Flash, tsaka yung sa... bilis mag-rap ni Flick G. ...ng building o tumatawid ng karagatan, kasi pag ginamitan niya na ng bilis, di ba, wala na siyang kahulugan. Di ba? Pero ako, hindi man mabilis si Tipsy D sa larangan, at least di ako basta mag-rhyme. Quantity at quality sa tugmaan, kaya kong i-combine sa dami ng linyang pang-upak, di maubusan kahit mag-over time. I will leave this G-shot sa kaliwat kanan, ganun ako mag-double time. Kasi hindi porke mabilis ka mag-rap, noon, I would leave this G-Shock sa kaliwat kanan. G-Shock yung relo. Ganun ako mag-double time. Double yung relo. Tsaka yung double time na mabilis mag-rap. Okay.
upak, di maubusan kahit mag-over time. I will leave this G-Shock sa kaliwat kanan, ganun ako mag-double time. Kasi hindi porke mabilis ka mag-rap, mas higit ka na sa akin. Tandaan mo, ako lang ang hindi nagmamadali na matinik at malalim. Depensa mo, manipis, madali kang wasakin. Ako lang yung hindi nagmamadali na matinik at malalim. Binali niyo yung kasabihan na ang nagmamadali kung matinik ay malalim. Ganda ng pagkabali niya dun. Mabilis ka mag-rap, mas higit ka na sa akin. Tandaan mo, ako lang ang hindi nagmamadali na matinik at malalim. Depensa mo, manipis, madali kang wasakin. Di mo umadad. Nagsilbing, kumbaga parang rebuttal na rin to sa pag pag-exhibit ni Flick G ng mabibilis na rap kanina na hindi mo kayang gawin to. So yung linya na yon parang in a way rebuttal na yon doon na mabilis ka na mabilis pero walang laman. Hindi ganun ka tindi yung substance, minsan walang sense. O pinapakita niya dito, pinakumpara niya yung mabagal ako pero matinik tsaka malalim. Mag-rap, mas higit ka na sa akin. Tandaan mo, ako lang ang hindi nagmamadali na matinik at malalim. Depensa mo, manipis, madali kang wasakin. Di mo ko madadaan sa bilis, ako'y madilim na tahakin. Simulan mo lang tawagin kahit sino, sa akin di sasapat. Ganda rin ang multis niya, matinik at malalim. Daanin mo ako sa bilis, hindi pwede kasi ako'y madilim na tahakin. Kumbaga, kalsadang madilim, hindi ka pwede magmabilis kasi hindi mo alam kung may masasagasahan ka o may lubak. Galing. Sa mo manipis, madali kang wasakin. Di mo umadadaan sa bilis, ako'y madilim na tahakin. Simulan mo lang tawagin kahit sino, sa akin di sasapat. Ako ang unang piraso ng domino, itataob ko lahat. Mas gugustuhin mo pala kay Pyro makipaglaro ka ng apoy kesa sa taharap mo ngayon na mas bis pa kay Makoy. Ako'y gambit ng flip top, sabog ang madikit at ikaw naman ang bishop. Galaw mo sa akin, tagilid, ba't ako lalaban sa inang titigan? Armas ko din yung galing. X-Men reference, sabay chess reference, bishop, may letter M yata yun sa mata na parang peklat, tapos yung may barrel, tapos yung bishop, tagilid yung galaw sa chess, kumbaga horizontal, tapos yun, gambit, bishop. Alam ko meron yata, hindi ko na maalala kung nagkaharap si Gambit tsaka si Bishop sa X-Men. Baka yun din yung parang tinutukoy niya dito. Ako ang unang piraso ng domino, itataob ko lahat. Mas gugustuhin mo pala kay Pyro makipaglaro ka ng apoy kesa sa taharap mo ngayon na mas bis pa kay Makoy. Ako'y gambit ng flip top, sabog ang madikit at ikaw naman ang bishop. Galaw mo sa akin, tagilid, ba't ako lalaban sa inang titigan? Armas ko din yung makikita sa Black Ops. Kung pinapikit mo yung Illuminati, papadilatin ko sa harap mo si Cyclops. Kaya sa isa buhay. Doon, tinapos niya yung, ano, yung X-Men reference niya kay Cyclops. Lakas nun. Pyro, si Beast, Gambit, Bishop, ta Cyclops. Ni-reference niya rin yung papadilati ng Illuminati na linya ni Flick G. Gawin niya papadilati naman niya sa harap niya si Cyclops. Galing, galing ng imagery din. Sakto na yun yung huling ginamit niya na character doon. Sa inang titigan, armas ko din yung makikita sa Black Ops. Kung pinapikit mo yung Illuminati, papadilatin ko sa harap mo si Cyclops. Kaya sa isa buhay ikaw ay X-Man. Kung mag-champ yung hiling, kasi di lang to suntok sa buwan, ito'y fist bump kay Wolverine. Ganun ang tamang pag-scheme, hindi puro setup. May Wolverine pa pala dito. Fist bump kay Wolverine. Alam ko nasilip siya dito nila Chris Delano. Kung tama yung pagkaalala ko, ito yata yung ni-reference nila Chris Delano at ni Price Tag na galing daw sa ibang liga. Na boring at kaya lang naman ako gumamit ng comics kasi yung punchline mo drawing. No! Okay, solid yung ano, yung round 2 ni Tipsy D. Mas maraming angulo, mas maraming approach. Marami siyang superhero na references doon.
mas layered yung mga bars niya. Si Flick G naman, rap skills. Limitado yung angulo, pero yun, may patawa rin siya. Kung ako tatanungin, para sa akin, mas busog yung round 2 ni Tipsy D dito. Parang, di ko alam kung saan, kung claim lang yung Wolverine na fist bump, di ko pa naririnig yung punchline na yun. Baka hindi, baka sa URL niya kinuha yun, di kasi mahilig manood ng URL. Actually, mas trip kong manood ng, kumbaga mas nagagalingan ako sa King of the Dot. Mas gusto ko kasi yung comedy tsaka matatalinong bars kaysa sa aggressive at gun bars eh. Hindi ako masyadong fan ng URL. Yun. So yun. With that being said, para sa akin, Tipsy D yung round 2. Magaling si Flick G, round 1 tsaka round 2. Hindi ko sinasabing mahina siya. Pero parang natapatan talaga in terms of content tsaka quality ng bars tsaka yung pagka-random ng atake. Hindi siya yung limitado lang. Although rap skills ni Flick G talagang top-notch. Yun, dito. Kumbaga marami kasing criteria dito ang bawat MC pag nag-judge. Iba-iba. Ako rin, iba rin yung criteria ko sa iba. Yung opinion ko dito, syempre, base lang sa kung ano sa tingin ko, hindi ko sinasabi na ito dapat yung gawin ng lahat. Pero kung ako yung tatanungin, round 1, round 2, Tipsy D. Yo! Siya daw ang in-improve na Delo. Sige nga. Si Delo may bahay at lupa. Sarili, sariling bahay at lupa, kotse, scriptwriter sa GMA. May kontrata sa Globe, album sa Warner at MCA. Oh, nasaan ang in-improve dyan? Kung talaga mas better ka sa kanya... Ganda ng punto. Ganda ng punto ni Flick G. Pati yung pagka-deliver niya. Oh, saan ang in-improve dyan? Sobrang natural. Sobrang nakaka-insulto. Kontrata sa Globe, album sa Warner at MCA. Oh, nasaan ang in-improve dyan? Kung talaga mas better ka sa kanya, dapat meron ka na yan. Kasi how ironic na siya daw yung in-improve na Delo, pero ni isa sa mga accomplishment niya, wala kang nahigitan. Hindi ka better kay Delo. Bitter ka kay Delo. Total bitter ka naman, paiiyakin na lang kita parang mga fans ni Sinyo. Eh paano pag tinalo ko to? Gets nyo ba yung punto? Wala yata nakagets. Teka, ulitin ko. Paano pag tinalo ko to? Gets nyo ba yung punto? Kasi nananalo lang naman ako pag ang kalaban, gets na siguro yan ni Sinyo. At di ba IT ka rin? Alam mo, makakatanggap ka na naman ng L. Mga sulat mo, hiwain ko, ako yung bat... Bobo ba yun? Hindi siya perfect multi kung pagdating sa prediction. Pero yun nga, parang obvious na bobo yung gusto sabihin niya doon. Parang insulto niya kay Sinyo yun. Gets na siguro yan ni Sinyo. At di ba IT ka rin? Alam mo, makakatanggap ka na naman ng L. Mga sulat mo, hiwain ko, ako yung bato size sa yung papel kasi bawat lines mo, lalagyan ko ng slash parang code ng HTML. Pag ako nag-set up, mala, bomba, atomika, panis yung kabilang globo mo. Pag ako nag-punchline, tatagos ka hanggang Andromeda, kabilang globo mo, walay. Pag ako nag-baon, mapupunta ka sa intro ng Star Wars in a galaxy far, far away. Tae ka! Kamukha mo yung alalay ni Kurapika. Dito yata nagsimula yun. Yung kamukha ni Tipsy D yung alalay ni Kurapika. Tapos yun, yung mga Andromeda bars, kabilang globo na tagus pa, sinabihan niya nung pupunta ka sa intro ng Star Wars. Sa mga Star Wars fans, alam nila yun, yung intro nun, yung pataas na andar ng mga text. Yun yung pinakaunang phrase doon, in a galaxy far, far away. Oh!
bagay yung ngipin niya? Yung ngipin niya, may ngipin pa. Pa, sasayawin kita sa bala para ka nag-sound trips ng album. Magiging sinlamig ka ng ice cream pag binaril kita ng Magnum. Pag ako umasinta, bullseye, mala X-Men, Gambit, G-Gen, Yusof, Vash, Stampid, tutok, sabay puto-puto lang yung lifeline. Sabog ang ulo, parang nauntog sa landmine. Rat-rat ng carbine. Nauntog sa landmine. Okay. Binanggit niya rin yung Gambit dito. Sakto, nag-Gambit reference din si Tipsy D kanina. Tapos yung Vash Stampede, yung may dalawang barel. Hindi ko napanood yung anime na yun, pero yung utol ko, pinanood niya dati yun. Yusof, Vash Stampede, tutok, sabay puto-puto lang yung lifeline. Sabog ang ulo, parang nauntog sa landmine. Rat-rat ng carbine, kalabit sa Glock 9, sabay ihip sa uso. Parang nag-hansay ng blind rhyme. Sang, gol ka lang, ako sang gif. Bulma ka lang, ako bulma stiff. K-pop-rapper ka lang, halata na. Say ka lang, ako say tama. Lupa ka, ako... Galing nito, yung mga comparisons niya, nakadepende sa syllables. Bulma stiff, k... Bulma sa Dragon Ball, tas... Bulma. Parang nag-hansay ng blind drive. Sang, gol ka lang. Yung sang gol, tas Zangief, Bulma. Asawa yata ni Goku, si Bulma. Tapos Bulma Stiff. Yung malaking aso, Bulma Stiff. Ako sang gif, Bulma ka lang, ako Bulma stiff, K-pop rapper ka lang, halata na, say ka lang, ako Saitama, lupa. Saitama si One Punch Man. Ako langit, ako Apex Predator, ikaw Apex Summit, fuck you. Sandara ka lang, ako Sancho, magpakabait ka na lang, baka maging santo. Huwag kang bu-Bruce Lee dito, ako ang Ip Man mo. Sa akin ang huling halakhak, Mark. Bruce Lee, si Ip Man yung nagturo kay Bruce Lee. Ayun yung teacher niya. Mamamatay kang maaga sa labanan. Paano ko nalaman? Sa apelyido pa lang. Rivera Andrade. Di mo pa ba nagigets, Mangmang? Check mo. Yung ira ko nasa huli, yung end mo nasa unahan. Bang! Time ulit para, TCD! Ira ko nasa huli, yung end mo nasa harapan. Hindi nakabase sa spelling yung wordplay niya na yun. Siguro sa pronunciation. O medyo medyo rich yung end mo na sa... Kasi Andrade yun, di naman Andrade. Sa spelling din, A yun eh. And yun, di naman end. So yung third round ni Flick G. Okay yung simula niya. Sa dulo, para sa akin medyo lumaylay. Siguro yung sulat. Pero all three rounds, napaka-consistent ng delivery ni Flick G. Kumbaga, given na yon kay Flick G, hindi mo yan maririnig o may kita na malamya yung delivery niya. So dito, tinitinan ko na lang yung bigat ng laman ng mga sulat niya. So yun, tinan natin yung round 3 ni Tipsy D kung kaya niya i-3-0 to para sa akin. Aba, ang galing, ang lakas ng anghi. Akapela na nga, nagrarap pa ng my beat. Reference pa, tangina yung kalawakan ni Ish mo eh Makri. Kasi tandaan mo, kahit mag lightsaber ka pa, Ray, isa ka pa ding bitch sa galaxy. Yo! Yo! Ikatlong round para sa ikatlong round para sa ikatlong sumpa. Sasapitin mo sa akin sunog buhay kasi hindi ito larong sungka. Ito ay laro ng yin at yang. Kung may dilem. Sungka reference. Ikatlong round. Ayaw ko sa hindi ko marunong maglaro ng sungka, pero sa mga naririnig ko yung word na sunog. Tsaka bahay yata, sunog bahay, sunog buhay. Hindi ko sure sa mga naglalaro ng sungka dyan, comment nyo.
Para sa ikatlong sumpa, sasapitin mo sa akin sunog buhay kasi hindi ito larong sungka. Ito ay laro ng yin at yang. Kung may dilem, may liwanag. Kung may kasamaan, may kabutihan. Kaya subukan yung ispatan yung mga salita na ginawa kong baligtaran. Game? Yung 100K, aminado, gusto ko ngayon makuha. Kaya pag paningin ko nagdilim sa kalaban, yun ay maliwanag na kita. Ang binuo ko na ingay, ang babasag ng katahimikan. Mandurog ng pangit na pagkatao, ang aking magandang katangian. Dahil kapag ako ang kabanggaan, magingat ka man sa pagtawid. Hahabulin kita ng biglang liko, kahit sa daan na matuwid. At ayon sa'yo, sa laban na to, pagkasawi ko ay tiyak. Kapag tinaga mo yun sa bato, babatuhin kita ng itak. Ibala na lang kaya kita sa kanyon upang ang payasong maglaho. Kaya kapag naglapit ang ating landas, makakarating ka ng malayo. Estilo mo mabaho, di ubrang yung mga... Lakas, ito yung sinasabi niyang baliktaran. Magkaiba to sa baliktaran ng kay Mot. Yung kay Mot mismo, mga letters yung binabaliktad niya. Siya naman, kumbaga parang gumagamit siya ng siguro halo ng oxymoron at irony dito sa mga bars niya. Kumbaga yung relationship ng words binabaliktad niya. Yung babasag ng katahimikan, yung tas biglang yung ingay, kumbaga gumagamit siya ng poetic devices dito o ng figures of speech dito sa part na to na sinasabi niyang baliktaran. Hahabulin kita ng biglang liko kahit sa daan na matuwid. At ayon sa'yo, sa laban na to, pagkasawi ko ay tiyak. Kapag tinaga mo yun sa bato, babatuhin kita ng itak. Ibala na lang kaya kita sa kanyon upang ang payasong maglaho. Kaya kapag naglapit ang ating landas, makakarating ka ng malayo. Estilo mo mabaho, di ubrang yung mga paandar kahit ilang beses mo itulak. Dahil alam ng mga malawak ang isip kung sino ang may makitid ang utak. Masakit, malaki bang ipin ko, kaya masakit magsalita. Puso mo, nadidinig ko ang pintig. Dinibdib mo ang sinabi ng daga, kaya ka pala dinadaga sa dibdib. Ano, pataas ang balang ihe, sa akin mayayabangan ka talaga. Dinibdib mo ang sinabi ng daga, kaya ka pala dinadaga sa dibdib. Galing. Magsalita, puso mo, nadidinig ko ang pintig. Dinibdib mo ang sinabi ng daga, kaya ka pala dinadaga sa dibdib. Ano, pataas ang balang ihe, sa akin mayayabangan ka talaga. Kasi kapag nasobrahan ako sa hangin, mauubusan ka ng hininga. At sana, kapag ikaw ay namatay, dumiretso ka sa impyerno. At kapag ako'y nagdilang anghel, susungayin ka ng demonyo. Hawak na kita sa leeg, ang laban na to, inilagay ka sa alanganin. Buhay mo ay nasa mabuting gamay, pero silamang palad ka sa akin. Kasi yung ending niya ay sa krus. Galing, buhay mo'y nasa mabuting kamay, pero sino mang palad ka sa akin. Galing, ang dami niya nagagamit ng magagandang Filipino idioms dito, mga idioma. Galing. Nyo, hawak na kita sa leeg, ang laban na to, inilagay ka sa alanganin. Buhay mo ay nasa mabuting gamay, pero sino mang palad ka sa akin. Kasi yung ending niya ay sa krus, yung ending niya ay sa krus. Yan ang aking pinapangako, at kapag ako ay tumupad, may sumpa na mapapako. At wala akong pake kung sa gantong trato si Flick G. Galing, pag ako ay tumupad, may sumpa na mapapako. Sa mga hindi nakakaalam yun, pangalan nila, hindi ko alam kung pang ilan na sumpa si Flick G. Chakra, ikatlo yata, ikatlong sumpa. So yun, pag ako tumupad, may sumpa na mapapako. Galing, galing nung paglaro niya dun sa pag tupad ng pangako, tsaka sa papapako, sumpa, ang galing ng pagkalaro. Kumbaga itinupi niya yung mga phrases o yung mga idioms para, kumbaga ginawa niya crisscross na hinanapan niya ang ibang relationship sa ibang words para magawa niyang punchlines dito. Napaka-creative ng pagkasulat nitong third round ni Tipsy D. Yung ending niya ay sa krus, yan ang aking pinapangako. At kapag ako ay tumupad, may sumpa na mapapako. At wala akong pake kung sa gantong trato si Flick G. Hindi sanay, kasi kung dito mainit kang tinanggap, sa inyo malamig kitang ibibigay. At alam ko, nabitin kayo sa dahilang wala na tong G. E di maglaro naman tayo ng mga salitang wala na yung G. Game? Yeah! Inauso mo yung mga tirang malayo sa kalaban. Kagagawan mo yun, G. Ngayon magkakaroon na ng toon ang mga tugon, ngayong wala na tong G. Nililito mo yung utak nila kung ano ang bara sa hindi.
Pwes tapos na yon, G. Mawawala na ang gulo sa inyong ulo. Ngayong wala na tong G. Akala mo kung sino, panggap na matalino. Sinong niloko mo, G. Kung dati tingin sa'yo sagrado, ngayon sarado. Kasi wala na tong G. Yung mga sulat mong pambobo, ngayon bistado. Kahit bilisan mo pa, G. Dahil wala ka ng tago sa mga tao. Ngayong wala na tong G. At ikaw ay minaltrato, pero dapat bang kaawaan tong G. Dahil alam naman natin na ang gapi ay api. Ngayong wala na tong G. At ako'y magpapakalasing sa tuwa, kaya goodbye na lang, G. Dahil katumbas ng aking galak ay alak. Ngayong wala na tong G. Matapos ko siyang bawian ng buhay, alam kong kayo ay may napala. Kaya sa round 2 ng isa buhay, huwag nyo nang hanapin tong wala. Grabe, grabe yung round 3 ni Tip CD. Grabe yung pagkasulat, ang ganda nung pagkasunod-sunod niya dun ng mga rounds niya. Palakas ng palakas, round 1, round 2, round 3. Itong round 3 niya, isa to sa pinakamalalakas na rounds na napanood ko sa Flip Top din. At pinakamalalakas na rounds na napanood ko sa kanya. Ang galing nung pagka-crisscross niya ng mga idioms, yung mga salita, nung pagkagamit niya ng figures of speech doon. Tapos akala ko doon na niya tatapusin. Nilagyan, gumawa pa siya nung yung tatanggalin yung G. Ang galing nun dahil napasabay niya rin yung mga tao doon. Kumbaga, hindi man ganun katindi yung crowd reaction doon sa sulat niya, doon sa sinasabi niyang baliktaran, dahil iniisip pa ng mga tao. Kumbaga, nahanapan niya ng paraan na magkaroon ulit ng crowd participation. At grabe yung substance ng round 3 niya na yun. Para sa akin, isa sa mga paborito kong rounds yun na narinig ko dito sa, o napanood ko dito sa Flip Top. So para sa akin, malino na malino itong round 3 kay Tipsy D rin to. All 3 rounds para sa akin Tipsy dito. Base sa opinion ko. Magaling din si Flick G, pero yun nga, medyo talagang outclass siya talaga dito pagdating sa sulat, sa laman. At buti nabigyan din ng hustisya ni Tipsy D yung writing niya, nung delivery na ginawa niya dito sa laban na to. So tingnan natin yung scoring ng judges dito. Flip Top, Great Result 7, uling laban na ng gabi. Isa buhay yung laban na yun. Tipsy D vs. Flick G. Magiging ice pang best para sa kanilang pareho at para sa kanilang pareho. Grabe yung laban na yun. Pero ang boto ng Orado, 7-0 para kay Tipsy D. Malinaw yun, malinaw na talagang pinaghirapan, pinagbuhusan ng panahon ni Tipsy D itong rounds niya dito, lalo yung round 3. So sana na-enjoy nyo to sa mga nag-request ng battle na to. Sana na-enjoy nyo itong review na to. Abangan nyo pa yung mga susunod na uploads. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Ingat kayong lahat. Hanggang dito na lang. Peace. I'm out.